kadalasan, kapag nagmamahal tayo, may mga bagay tayo na hindi na tinitignan o ino-overlook dahil nabubulag tayo ng pagmamahal natin dito sa taong napili natin. Mga bagay na nagiging senyales pala na iiwan nila tayo pero hindi natin pinapansin. Well, good thing nandito ka ngayon sa video ko dahil ang pag-uusapan natin today, yung red flags kapatid na mag-aalerto sa isipan nyo na dapat nyong napapansin para hindi nyo masayang yung oras nyo sa taong pinili. Kaya kung interesado ka malaman kung ano-ano itong mga red flags na to, tara kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, kamusta? Welcome back to my channel. Nandito na naman ang iyong lingkod, Gary Opino. Kamusta ka this past few days? Okay ka lang ba? I hope you are. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. Let me remind you kapatid, okay lang magmahal. Walang masama doon at sobrang sarap nga sa pakiramdam ang magmahal. Pero kung napapansin mo na itong babanggitin ko na mga red flags dito sa video na to, make sure na hindi mo to i-overlook dahil posible itong makasira sa pagkatao mo kapag hinayaan mo lang na magpatuloy. Kaya, simulan na natin. Ang unang-unang bagay kapatid ay yung napapansin mo na hindi siya excited na makita ka, pero excited ka naman na makita mo siya. May mga pagkakataon na nangyayari to sa matagal na sa relasyon o even sa bago pa lang sa relasyon. Dahil sa totoo lang, actions speak louder than voice. Kaya kung napapansin mo na ikaw sobrang excited ka na makita tong partner mo, samantalang siya hindi siya gumagawa ng action para magkita kayong dalawa. Or even if nagkita na kayong dalawa pero hindi siya mukhang masaya. Yan yung mga dapat mong i-take note sa isip at sa puso. Na baka hindi ito yung tamang tao para sa akin. Baka napipilitan lang to na pumasok sa relasyon kasama ko. Baka itong taong pinili ko na to hindi pa handa sa akin. Kasi 'di ba, kung totoong mahal ka ng isang tao, yung masilip ka lang, 'di ba? Sobrang saya na niyan. So what if makita ka pa niya at makasama, 'di ba? Dali parang nakasama niya sa isang buong araw yung anghel ng buhay niya, 'di ba? So kung hindi excited yung partner mo na magkikita kayo, magiging magkasama kayo for the whole day, for the whole week, for the whole month, di ba? Then baka may problema. Baka hindi siya yung tamang tao na dapat mong sinasamahan. Okay? Kasi tayo sa ikalawa, which is yung kawalan ng follow through o yung inconsistency sa relasyon. Wala namang perfecto actually. Okay lang na nararanasan natin na maging inconsistent paminsan-minsan. Pero kung mamadalasin, yung halos lagi na lang parang may kulang, di ba? Halimbawa, kung dati na ipaparamdam niya sa'yo na mahalaga ka, pamamagitan lang ng back hug niya sa'yo, at ngayon, hindi niya nang ipaparamdam yun ngayon dahil kung anong rason, di ba? Dati tuwing gigising siya ng umaga, gigreet ka niya ng good morning, itimpla ka ng kape para prepared na yung araw mo. Umabot yun ng mahabang panahon pero biglang nahinto, diba? Nawala ng consistency. Normal lang yon kung babalik pa. Pero kung magtutuloy-tuloy pa sa maraming bagay, yung pagiging inconsistent niya sa'yo, yung kawalan niya ng follow through, halimbawa sa mga promise niya, hindi niya na nagagawa talaga at all. Na samantalang dati, everything na sasabihin niya ay handa siyang tuparin. Then, baka nga hindi ka ganun na kaimportante para sa kanya. Baka nga hindi na ganun kahalaga yung pagkatao mo sa buhay niya. Again, okay lang naman na magkulang tayo. Kasi hindi naman talaga tayo perfecto. Pero kung magtutuloy-tuloy yung pagkukulang natin sa taong mahal natin, diyan na magkakaroon ng negatibong epekto yung ginagawa niya. Kaya kung sa tingin mo, nawawala na siya ng consistency sa pinaparamdam niya sa iyong pagmamahal, hindi na siya nagpa-follow through sa mga promesa niya sa iyo, then kailangan niyo na talagang pag-usapan kung ano man yung nangyayari sa relasyon niyo. Kung gusto mo pang maayos yung pagsasama niyo. Yan yung ikalawang red flag. Okay? Proceed tayo sa ikatlo. Which is, kapag bago pa lang kayo sa relasyon, eh sobrang yabang niya. Di pong pinagmamalaki niya na lahat ng mga bagay-bagay na kaya niyang gawin, kaya niyang bilhin, di ba? Kaya niyang ipakita. Halos lahat ng kaya niyang ipagmalaki, pinagmamalaki niya na sa'yo. Even if yung mga bagay na tingin mo nakakahiya na, eh pinagmamalaki niya pa sa'yo. Yung ganitong quality kasi ng lalaki ay isa sa mga sinyalis yan ng weak-minded people. Na kailangan nilang ipagyabang yung kung anong meron sila para mapansin ng ibang tao. Imagine kung makakasama mo to sa mahabang panahon, di ba? Baka sa konting bagay lang eh, pag-awayan nyo dahil pakiramdam niya nagkukulang ka na sa kanya.
Kasi nga again, yung mga ganitong uri ng tao ay mababa yung self-esteem, mababa yung qualities na meron siya, di ba? Kasi kung mataas yung tiwala at confidence niya sa sarili niya, hindi niya kailangan ipagmayabang kung anong meron siya. Dahil mapapansin at mapapansin mo yun, at mapapansin din at mapapansin ng ibang tao yun sa kanya. Okay? Proceed tayo sa kaapat, which is kawalan ng panahon na kumonek differ sa relasyon nyo kahit na ang tagal-tagal nyo nang nagsasama. Kung isa sa mga taong nakakilala ng partner na sa umpisa pa lang nakikita mo na parang hindi siya nag-i-invest sa relasyon nyo. Pero pinagpatuloy mo dahil umasa ka na mag-i-invest siya sa relasyon at hanggang ngayon, hindi mo pa rin nararamdaman na gusto niyang may kahinatnan yung relasyon nyo. Halimbawa, magkaroon kayo ng pamilya, mabuo ng pamilya nyo, magpakasal kayong dalawa, gumawa kayo ng mga memories na talagang magbibigay sa inyo ng masasayang sandali sa tuwing maaalala niyong dalawa. Kapag wala siyang ganito sa relasyon, hindi siya willing gumawa ng mga ganitong bagay, hindi siya willing mag-invest sa pagsasama nyo, malaki ang posibilidad, kapatid, na kaya ginagawa niyan ay dahil hindi pa talaga sure yung decision niya na piliin ka hanggang dulo, which will ruin your life, kapatid, dahil i-invest mo yung buhay mo sa kanya tapos yung partner mo hindi nag-i-invest sa relasyon nyo. Kumbaga, one-sided relationship lang ang mangyayari. Na kapag iniwan ka niya, eh talagang masasaktan ka ng husto. Dahil ikaw, nag-put in ka ng effort, ng sakripisyo, ng pagmamahal sa pagsasama na gusto mong tumagal. Pero yung partner mo, eh hindi handa mag-invest sa relasyon nyo dahil hindi pa talaga siya ready pumasok sa relasyon nyo o hindi pa talaga siya ready na piliin ka hanggang dulo. Kaya kung napansin mo na to sa umpisa pa lang ng relasyon nyo at hinayaan mo magpatuloy to sa pagsasama nyo, then this is the right time to stop it, kapatid. Pag-usapan nyo na kung ano yung dapat mangyari sa inyo sa hinaharap. Pag-usapan nyo na kung ano yung dapat mong marireceive bilang partner niya, anong dapat niyang binibigay bilang partner mo, at kung paano nyo aayusin at pasasayahin yung mga memories nyo para sa hinaharap. So, kapatid, kung isa ka sa mga taong nakakaranas ng ganitong apat na red flags, then, kung gusto mo pang isalba yung relasyon nyo, it's up to you. Lagi kang may choice para gawin yan. At magagawa mo yan by pakikipag-usap ng malalim, ng mahinahon at ng maayos sa partner mo. Pero kung gusto mo nang ihinto yan, choice mo yan, kapatid. So, hope nakatulong tong video na to sa inyo. And if nakatulong nga naman, please help me share this to your loved ones na posibleng matulungan natin na makita rin nila yung red flags na hindi nila nakikita dahil sa kabulagan nila sa pagmamahal sa mga taong pinili. Again, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video, hit the subscribe button again, and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inahar. Sa lahat ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi nakatune in sa bawat video na ina-upload ko, maraming salamat po sa palagi ninyong panonood at pagsuporta. I hope na magkita-kita pa tayo sa susunod na video, kaya palagi kang mag-iingat, kapatid. May God always bless you. Peace!